Hello, what's up? This is Scottman back again for another video. Ang pag-uusapan natin today is as Scottman actually tayo. Saglit. Nagtanong po si Boss Anjoli. Isang question lang po ito. Dito lang po tayong focus around mobile data signal since marami-rami rin ang nagtatanong. Although marami na tayong video na nagawa nito. Pero this one is an updated one and di ko pa ito nagagawa itong tip na to para mag-boost ang inyong signal ng konti, bahagya, and maybe maintindihan nyo rin kung paano nag-work ang carrier aggregation in a simplified term. Okay? Simplified lang na paliwanag kasi lang naman ang pinakanalan dito. Simplified tech. Tech simplified. Alright. So, Boss Anjoli, sabi ni Boss Anjoli, shoutout Boss, sana sa next video yung LTE carrier aggregation naman, yung simpleng paliwanag at madali maintindihan. So, carrier aggregation po is, ito basic lang to. Yun po yung pagkocombine ng mga bands. Okay? For example, this one, sa aking Samsung S23 Plus, meron po multiple bands. This one, makikita nyo, 4G bands, 1, 2, 3, blah, 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 haba, di ba? Ang dami niyan. And then sa 5G, same din. This is the S23. Magkakaiba po ang dami ng supported bands bawat smartphone. But this is mine, the S23 Plus. So, ang carrier aggregation po is kaya niya i-combine yung 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, or 2, 3 and 13. Any bands dyan, pwede niyang pag-combine. Basta available po sa area nyo. Like, kunwari, sa area nyo, ang available is band 1, 2, 3, 4 lang. Okay? So, si smartphone na supported ang carrier aggregation is kaya niyang ipag-combine yun yung 1, 2, 3, 4 ng sabay-sabay. Ano ang magiging purpose nung bakit gagawin nyo ng carrier aggregation? Ang carrier aggregation po, ang pinaka mangyayari dyan is, ito, may explanation na maganda para mas maganda may illustration tayo para mas mabilis ma-pick up nyo. Yan. Mapapansin nyo, meron tayong limang band. Sabi natin, band 1, band 2, band 3, band 4, band 5. Kunwari lang yun. Available sa era nyo at ang nagpo-provide, may dalawang tower kasi na malapit sa inyo. Si carrier aggregation, ang gagawin niya, pagsasamahin niya yon para maging isang channel. Okay? Pag pinagsama-sama niya yon, lahat ng mga speed na kaya nilang i-offer, magiging isa. So, magiging up to 100 MHz papunta yon, papasok sa iyong smartphone. Like, kunwari, 20 MHz ang kaya i-provide ng isang band, 20 and 20 and 20 and 20, magiging 100 MHz. Maximum po kasi na kaya ng isang smartphone is 5. Limang bands kaya niyang pagsabasabayin. Pero hindi lahat, okay? Sa mga budget smartphone, yata kaya hanggang dalawa lang or tatlo. Tatlong sabay-sabay na carrier aggregation na sistema. So, sa mga high-end lang usually, ang supported yung hanggang 5 na carrier aggregation. So, ganyan po nag-work ang carrier aggregation. That's the simplified term. So, I hope naintindihan nyo yung part na yun. Ngayon, paano malalaman naman kung supported na smartphone mo ang carrier aggregation? Una-una, ito para maintindihan nyo, nag-start po ang carrier aggregation noong 2018 dito sa Pilipinas. Okay? At least ito yung nakita kong documents from Smart mismo sa kanilang website nang galing. 2018, this is March 15, 2018, nag-steps up sila ng LTE Advanced Carrier Aggregation Rollout. So, nag-start po sa Pilipinas, at least sa Smart, noong 2018 pa. And then, si Globe meron din. And last I checked dito sa Reddit, dito sa PhilippineCorner.net, si Globe is meron lamang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na carrier aggregation support. But this is from 2021. So, hindi ako sure kung update na yan ni Globe na mas marami. Pero kay Smart kasi, 2021 pa lang ganito na karami ang supported nila na band na pwedeng carrier aggregate. So, I guess, mas advanced si Smart sa part na yan. But like I said, this is from 2021. Hindi tayo sure kung na-update ba ni Globe yung kanya na mas marami, and the same goes with Smart. Bahala na, depende. Of course, depends upon your location pa din. Okay, location nyo pa rin na masusunod dyan. So, since both Globe and Smart is supported ang carrier aggregation, hindi nakasama sa question ngayon kung supported nga ba sa area nyo hindi. So, posible talaga na mayroong carrier aggregation sa network nyo, sa area nyo. Ang tanong na lang, supported ba na smartphone mo yung carrier aggregation? Although most, hindi ko sinasabing lahat, hindi ko rin sinasabing hindi lahat. Most ng smartphones na nire-release ngayon 2023, actually from 2022 to 2023, most smartphones may carrier aggregation support na. So, hindi nyo na kailangan hanapin yung switch, yung on and off nun. Usually, naka-auto turned on na ang carrier aggregation.
sa mga lumang smartphone early 2022, 2021, 2020, 2019, kailangan pang i-on yata yun. Alam ko, nakita ko yun dati sa smartphone ko kasi wala akong pakialam masyado nun. Kasi nung tinest ko siya, ang lakas sa battery. Nung time na yun, kasi hindi pa ganun ka-optimize yung feature na yun sa mga smartphone yata, and ganun din yata sa network natin dito sa Pilipinas. But right now, naka-automatic na siya na naka-turn on sa mga smartphone natin. But if in case na curious kayo kung supported ba na smartphone nyo ang carrier aggregation, pwede nyo naman i-check sa Android, sa settings yata. Pwede kayong pumunta sa settings and then hanapin nyo yung carrier aggregation. Or mas maganda, pagpasok nyo sa settings, click nyo yung search, itong search button na to, i-type nyo yung carrier aggregation. Aggregation. Double G, blah, blah, blah. Yeah. Pag walang lumabas, no results found, wala sa settings yun. Even try nyo mag-check sa developer options, kung wala pa rin, wala talaga sa settings yun. But hindi ibig sabihin kung wala sa settings, okay? Emphasize ko lang ha, hindi ibig sabihin na kung wala sa settings, hindi supported ng smartphone mo ang carrier aggregation. Hindi po ibig sabihin yon. Kasi nga, mula noong mga 2022, around 2022, not really particular about the date, but recently, at least 22, 23 na taon, is hindi na po siya kasama sa settings kasi automatic na supported na agad ng smartphone. Basta globally released, global version, or official release siya sa Pilipinas na smartphone. Okay? So yung mga gray market, hindi tayo sure kung gaano ka supported nila ang carrier aggregation ng Pilipinas. But for global and for official releases, automatic po na may carrier aggregation support na ang smartphone natin. So, what if curious ka pa rin kung gusto mong malaman kung may carrier aggregation ang support ng smartphone mo? So, ang gawin mo, i-install nyo po itong Net Monitor. Kung mapapansin nyo dito sa taas, mapapansin nyo sa Net Monitor na sinoshow niya 1, 2, 3, 4, 4, sabay-sabay, you know, wala-wala nga lang, pero kaya niya, actually kaya niya ito hanggang 5, itong smartphone to, hanggang 5 carrier ang kaya niya ipag-join-join para lumakas ng konti ang signal. Which is, kailangan ko dito sa area ko, dito sa studio ko, kasi sobrang hina na dito ngayon ng signal sa area ko. Okay, so, laking tulong yan, from 1 to 2 Mbps, minsan nagsizero pa nga ang Mbps ko rito kasi nawawala-wala talaga, malayo yata ang tower ko rito for some reason, or talagang dead spot, almost dead spot yun sa area ko. So, malaking tulong na supported niya ang carrier aggregation niya, tatlong bands pinagsasama-sama niya, dalawang 1-800 and isang 2100. So, naglalaro siya, hindi siya consistent, normal po yan sa Pilipinas ng signal, hindi consistent, nawawala-wala, biglang magiging dalawa na lang. So, ito, LTE tas 5G nagsama. So, pwede po yun. Pwedeng gawin yun. Yes, carrier aggregation, kaya niya pa magsamahin ng hindi lang 4G to 4G or LTE to LTE na band 1, band 2, band 3 hanggang kung ilang band yun. Pwede rin niya po pagsamahin ang LTE at 5G na band. Pagsasabayin para lumakas po ang signal. Okay, for simplification again, pasensya na kung ulitin ko to, hindi ko sinasadya, pero may mga kapwa Pinoy po tayo na medyo slow ang pick-up. Para po sa kanila ito, since ang pinaka-tagline naman po natin dito sa channel is Tech Simplified. Simplified, isisimple natin. So again, carrier aggregation is, nari ito yung band na available na kaya ng smartphone mo. Typically, kapag naka-activate or merong carrier aggregation ng smartphone mo, kung merong available dun sa area mo na hanggang 5 band or hanggang 10 pa or kung kumpleto ang band sa area mo, kapag may carrier aggregation ng smartphone mo, kaya niya pagsabay ng dalawa. So ganito lang dati kanipis ang signal na kaya niyang tanggapin, the download speed and upload speed. Pag naging dalawa na yan, magiging doble yung bilis niya. Ganito nakakapal yung download and upload. Kung tatlo, better. Kung kaya sa smartphone ko, kaya hanggang 5, ganito kakapal na signal na internet na bandwidth ang kaya niyang i-deliver both download and upload. Papasok sa smartphone mo ganito. Okay? Provided again na maganda signal sa area nyo, kagaya sa area ko na pawala-wala, as you can see, balik sa isa na namang band, mamaya-maya, yun, bigla na naman siya naging 4, yun, Net Monster po yan ha. Diyan po malalaman nyo, kung wala, hindi nyo makita sa settings, yung carrier aggregation, install nyo sa Net Monster, and kapag nakita nyo na pumapalakpak siya ng ganyan, kaya niya pagsabay-sabay hanggang multiple na bands, may carrier aggregation ang smartphone nyo. Another actually na sign na may carrier aggregation ang smartphone nyo is kapag nakikita nyo dito sa taas, yan, 4G or LTE Plus or 4G Plus, may carrier aggregation malamang ang smartphone nyo. Basta may plus kayo nakikita doon sa 4G LTE na signal doon sa may signal. Yeah, that one.
Kapag nakita nyo yun, malamang may carrier aggregation din ng smartphone nyo. So yun yung mga signs. Pero ito yung pinakamabilis. Itong Netmonster na to, kung supported, makikita nyo na agad dito. Maganda tong app na to. Actually, marami siyang support. So, yun, makikita nyo, ito yung mga nadidetect niya mga signal. Okay? So meron tayong dalawang 1-800, apat, 2100, blah, blah, blah. So on and so forth. And then dito nakikita natin sa taas din again. 2100 at saka 5G, pinagsasabay niya, yun o. So LTE and 5G, pinagsabay niya para lang magkaroon ko ng signal na maayos. Alright, yan po yung carrier aggregation. Ngayon, doon naman sa part na ito, pahabol na lang ito, is kung paano paano ba ma-improve ng bahagya yung signal ng smartphone natin. Well, actually, hindi naman ito malaking tulong, pero baka makatulong pa rin kahit papano sa signal ng smartphone nyo. Try nyo install itong Open Signal na app. So parang Epic Apps na rin tayo, ano? May dalawang apps tayo na ni-recommend. So, kung mapapansin nyo, okay, dito, makikita nyo sa baba, no? Open Signal. Available po sa Google Play Store yung mga binabanggit kong mga apps. Paki-search nyo na lang po, wag na punta ma rin. Search nyo po sa Google Play Store yung apps. Makita nyo naman yung mga icons. Yung mga icons, itong icons ng Open Signal, itong icons ng Netmonster. Balik tayo. So, yun. Dito, makikita nyo, tinuturo nyo yung kung saan nakakonect na yun na cell tower ang smartphone ko. Actually, palpak ito eh. Kasi may malapit dito sa kaliwa ko, actually. Mas malapit. May malapit na cell tower dito. Hindi ko siya maipalipat doon. So, naiinis ako rito kay Samsung. Pero kay iPhone kasi, nadidetect niya. Itong iPhone na to, nadidetect niya agad yung pinakamalapit na cell tower dito sa kaliwa. Kaya mas gusto ko si iPhone eh. Ito, ang tinanong niya, napakalayo nito actually. Kapag tinignan natin cell tower, yung tinutukoy niyang na kinokonect niya is dahil sa kaliwa, ito yan oh, layo. Like I said, meron dapat sa kaliwa ko dito oh, ang lapit lang oh, dalawa. Pero tinuturo niya ako dito sa malayo. So, kaya nakakayamot dito sa ano, may tower daw dito na malapit pero wala naman. So, nakakainis tong si smart ko. Dito sa Samsung, di ko alam. Mas gusto ko yung Open Signal sa iPhone. Yes, available din po itong Open Signal app na to sa iPhone. Mas maganda doon ang pickup ng... For some reason, mas maganda doon ang pickup talaga ng signal ko and mas accurate. Hindi niya tinututok dito sa malayong cell tower. Meron dito malapit eh. I'm not sure why. So, pero anyway, pwede natin i-test ngayon yan, yung speed test naman natin. Okay, ito. Yan. Dito rin pala nga pala sa app na to, makikita nyo kung ano yung pinakamalakas na signal. Okay, kung gusto niyo malaman kung anong malakas na signal sa area niyo, install niyo si Open Signal. Makikita niyo kung anong malakas. Kung papansin niyo rito, pinakamalakas ko na signal is 78% eh. Yan, nakita niyo ba? 78% ang 4G. Iyan 'yun eh. Tapos 70% yung 5G. 17 lang yung 5G. The rest 00, 3G, 2G mahina rito. Malakas dito ang 4G. Okay? So yan. Install niyo 'to, malalaman niyo kung anong malakas sa area niyo, 4G, 5G or 3G. Makikita niya yan. Good yan. Yan isa sa mga ano ni Open Signal. Another feature niya is lipat tayo dito sa ito, itong parang maps na ano niya na icon. Yan. Makikita niyo yan. Lipat tayo sa maps. Kung click niyo itong view network status, makikita niyo sa area niyo kung anong SIM card naman, anong SIM card ang malakas ang signal. So dito, nakikita natin na dito ang number 1. Dito SIM card number 1 dito ang signal. 78 Mbps ang download and 8 Mbps yung upload. Sa Globe, 34, 5 lang. Pero sa Smart, mas maganda-ganda, 49 and 5. So, kung papipiliin ako dito sa area ko, dapat nag-Smart and dito SIM card ako. Kaso, Smart ang main SIM ko, so wala akong magagawa. Pero okay lang yan, meron naman akong Converge. Eh. So, yeah. So, kung ganito, again, para makita nyo, install nyo sa smartphone nyo to, Open Signal, malalaman nyo sa area nyo ngayon kung anong malakas na SIM card. Okay? Yan. Okay? Okay ba yan? Natip? Oh, I hope maging reason niya para mag-subscribe and like and share kayo sa video na to. So, subscribe lang at saka share, oh, saka like. Meron pa isa actually. Ito pa. So, kung maalala nyo, meron tayo dito. Nakatutok siya sa baba, di ba? So, ang layo ng tower pero wala tayong magagawa. Pero pag-chinek kasi natin dito sa area ko. Yan, signal na to. Kasi ito yung tinuturo niya, itong napakalayo na tower na to eh. So, pag itinutok natin yan, mas maganda huwag nyo na sundin ito eh. Click na lang itong cell tower and then yung pinakamalapit na tower dito, di ba? Anyway, try muna natin doon sa malayong tower na yon. Yung malayong tower, so nandun siya. Pag doon ako nakaharapan sa ang smartphone ko, balik tayo. And then try natin speed test yan. Ang magiging result niyan, doon nakaharap ha, sa tinuturo niya na cell tower. Doon kasi siya nakakonect ngayon. 596, hindi po Mbps yan. That's kbps, kilobits per second. Pinipilit niya akong i-connect kasi doon sa malayong tower.
Okay, so 694 kilobits per second, 243 kilobits, walang MB ha, wala pang 1 MB, and 64 latency sa ping. So, ang pangit, di ba? Pero since alam natin, nakikita natin sa map, na ang malapit na area, malapit na area ng tower ko is nandito sa, dito, ay, meron doon na tower daw sa taas ko, dito, nakatutok dyan, hindi doon ha, doon na nakatutok. Meron, yun yung pinakamalapit, and dito may malapit. Ayun, meron tower din dito, signal. Meron ba akong tower dito? But anyway, ito yung pinakamalapit, nasa harap ko. Try natin, itutok dyan. Nakatutok tayo ngayon, hindi na nakaganan ha, di ba? Try naman natin, speed test na nakatutok doon. Kasi nandun daw yung tower, yung pinakamalapit na tower. So, gusto ko lang ipakita sa inyo rito kasi yung part na malaki ang difference po ng positioning ng signal ng smartphone nyo. Kasi dito sa area ko, napakahina po ng signal, promise. Napakahina ng signal dito. And hindi rin stable. Tulad niya, no? Tumaas nga, 1 Mbps naman. Pero that's compared kanina na Kbps, 600 kilobits per second. Ngayon, at least 1 megabits per second. Okay, so we come 5G rito. What if ilipat natin ng 4G since hindi maasahan ng 5G sa area ko? Ipat tayo sa 4G. So, yun. This time, again, try natin mag-speed test doon nakaharap. Kasi doon tinuturo ng walang hiyang. Ayan, nakaturo siya, di ba? Ganoon, doon ko daw itapat. So, yun yung camera ko. Try natin pagbigyan yung gusto niya. Doon daw kasi nakakonnect yung na tower ang smartphone ko. Speed test ulit tayo. Eh, pakalayo ng tower na to. Bakya doon kasi ako kumukonnect. Yun. Nag-improve na nung binilipat natin sa 4G. 4G Plus with carrier aggregation na hanggang 4. 4 na carrier aggregation. 1 Mbps yung download and 13 Mbps yung upload with 38 millisecond na latency. Ngayon, what if try naman natin na doon naman nakatutok? Kasi base rito, ang pinakamalapit na cell tower again, sa area ko is nasa harap ko. Well, hindi nasa kanan ko. Nasa harap ko. Tutok natin doon. So ngayon, try natin. Speed test ulit tayo. Again, naka 4G tayo with carrier aggregation na 4. 4 na carrier aggregation. 4 na nag-combine-combine na band. Hopefully, mag-improve. Otherwise, mapapahiya ako rito. So, yun. Nag-improve tayo sa 37 Mbps. Latency nga lang tumaas. 73 from kanina yata, 30 lang. No? And upload, bumaba rin, 46. So, naglalaro. So, malaking bagay din yata na inaano natin yung location natin mula sa cell tower. So, huwag niyo susundin itong part na to kasi itong part na to is tuloy niya hindi siya accurate. Ewan ko, for some reason, hindi siya accurate sa Samsung ko but sa iPhone, binipili niya mas malapit kasi na tower. Ito kasi ang layo ng tower. Eh, meron naman palang malapit na tower sa paligid ko. Yun oh, nasa taas ko lang oh, tuktok. But anyway, since yan ang, you know, gamitin na lang itong cell tower reference and then maybe, mag-improve din ang speed ng inyong, what do you call this, ng inyong, download speed and upload speed. Hopefully, makatulong ito kahit paano sa inyo. Ito ang ganitong, like I said, hindi ito ganun kalaking improvement kasi nakabase pa rin ito basically sa area nyo, sa smartphone nyo, and sa available na mga bands sa area nyo. And given na dito sa Pilipinas is napaka unstable po ng mga signal ng both smart globe and even sabi natin GOMO, ano pa ba? Hindi naman maasahan, at least di ba? Tumataas kapag humaharap ako sa malapit na cell tower. 24 Mbps, kaya nga lang sa ping naman ako natalo. Tumaas yung ping, pero tumaas yung download speed. But anyway, yun. So ito po yung dalawang app. Available po ito both sa Google Play Store. Search nyo na lang. Hindi, try ko na lang mag-iwan ng links sa video description kung may iwan ako. Pero just in case, hanapin nyo na lang po sa Google Play Store. Okay? So, sa tingin nyo worth it ba na mag-subscribe sa channel na to? Kung sa tingin nyo naman nakatulong ako kahit paano, please consider subscribing. Isang like din po. Libre lang naman po mag-like. Para lang malaman ni YouTube na nagugustuhan niyo yung mga video ko and share para mas marami po kayong matulungan at ako rin actually matulungan. Kung mas marami makakapanood, mas marami may inform para sa akin, marami akong natutulungan. So, pabor din sa akin po yun. Win-win, nakatulong na tayo, tumaas naman yung views ko. Oh, nice, diba? Genius. Pero kidding aside, I hope consider subscribing, liking, and sharing. Or dito yata, subscribing, liking, and share. Yun. Ganun lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon. Mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like